Nakapikit pa si Chantal ay kinapanan niya agad ang sarili. Thanks God, may damit pa ako. Medyo nakahinga siya. Anong malay ba naman kasi niya, baka inisahan siya ni Emil sa himpig ng tulog niya kagabi. Wala pala siyang kaalam-alam. Wala pa naman siyang tiwala sa lokong yon. Eto nga, gising na siya pero ayaw makisama ng kanyang mga mata. Hindi niya ito maimulat na matagal kahit pagising na gising na ang diwa niya. Mahapdi kasi kapag pinipilit niya. Grabe, sarap yata ng tulog niya. Ni hindi man lang siya namahay. Partida, may katabi pa siyang manyak sa kama. Talo pa niyang isang linggong puyat. Gayong wala naman siya pinagkapuyatan itong mga nakaraang araw. Teka, hindi kaya may pinaamoy sa kanya si Emil? Kaya ganun na lamang ang himbing ng tulog niya? Ito na nga ba ang sinasabi niya sa manyak na yon? Baka pinagsamantalahan siya nito habang tulog siya. Oh my God, hindi maaari. Bigla siyang napamulat. Pinakiramdaman niya ang sarili. Wala naman siyang naramdaman na kakaiba o masakit sa kanyang katawan. Ays, parang paranoid lang siya sa wala. Napabangon siya ng higa. Pagtingin niya sa pwesto ni Emil, wala na ang binata. Nakatupi na maayos ang ginamit nitong kumot sa ibabaw ng unan. Bumangon siya at inayos niya ang buong higaan. Matapos niyang ayusin ang higaan nila, sarili naman ang isinunod niya. Pagkatapos ay lumabas na siya ng silid. Kalansing ng kagamitang pangkusina ang naririnig niya. Sinundan na lamang niya ang tunog na yon since di pa siya pamilyar sa buong kabahayan. Sa dulo ng sala, naroon ang malawak na kusina. Si Emil nga ang naroon. Nakaharap ito sa kalang na umuusok pa at naririnig niya ang tila talamsik ng mantika na pinagpipirituhan nito. Good morning! Ang lapad ng ngiti niya rito. Sorry ha, late na akong nagising. Dapat akong gumagawa niyan para sa atin. Di naman sa nagpapa-impress siya, kundi para lang sana sa marriage nila. Kahit for business purposes lang yon. Para sa kanya, may obligasyon pa rin siya kahit papano. Di mo na kailangan magpakaulir ang asawa sa akin. Di naman sa ganon, naisip ko lang kasi. Di ko man sa'yo maibigay ang pangangailangan mo bilang lalaki. Kahit sa pagluluto man lang, magawa ko, hindi ba? For how many days, Chantal? Napakurap siya habang nakatitig sa kulay kaping mata nito. Di ako sanay na may nagsisilbi sa akin. Kaya ko na to. Anito at tinarap uli nito ang niluluto. Pinapanood niya ang binata habang nagbabati ito ng itlog. Tingin niya, gagawa ito ng omelette para sa almusal nila. May mga hiniwa kasing kamatis at sibuyas sa harapan niya. Tumalikod na rin ito para mag-gisa na sa nakasalang nakawali. Mapapasana all na lamang siya sa ganitong uri ng lalaki. Kahit mayaman na ito, di ito umaasa sa kasambahay at napapanatili nito ang kalinisan at kaayusan ng bahay kahit paabala ito sa negosyo. Lord, sana ganitong lalaking ibigay mo sa akin. Pero wag naman sana si Emil. Yung low class version lang. High value naman kasi siya. Sa tingin ko, di kami swak sa isa't isa. Usal niya, habang hinahagod ng tingin ang katawan nito, namisto lang sumasayaw sa harap niya habang busy sa kusina. Di man lang nabawasan ang kamachohan nito kahit sandok at kawali ang hawak. Emil? Napalingon nito sa kanya. Bakit? Tumaas ang isang kilay nito. Bakit nga pala di ka pa nag-aasawa? Tuluyan na siya nilamon ng kuryosidad sa lalaking to. Sa edad nitong 35, dapat may limang taong gulang na itong anak. Napaharap tuloy ito sa kanya at tinalikuran ang niluluto. Bakit mo tinatanong? Curious lang, kasi akong susuriin kang mabuti, total package ka naman. Guwapo, masipag, mayaman. I'm just wondering kung bakit hanggang ngayon single ka pa rin. Masama na akong maituturing nito. Perfect na buhay ko sa ngayon. So bakit pa ako maghahanap na magiging sakit sa ulo ko? Natalikuran na lamang siya nito na walang nasasabi kahit ano. Tanging pag-alol lang ng kilay ang nagawa niya. Sayang naman tong bahay mo kung mag-isa ka lang. Late na komento niya matapos mamasyal ng mata niya sa malawak na paligid ng bahay. Pati sa labas nito natanaw niya dahil sa glass window nito na tumatagos hanggang sa labas. Mas magiging masaya ka kung mayroon ka makakasama. Yung mayroon ka makakausap pagdating mo. Hindi ba mas cool yun kesa mag-isa ka? Tama ka. Cool yun. Di lahat ng tao ay para sa pagpapamilya. Sadyang mayroon talaga nakatadhana na mag-isa. Sayang naman lahi mo. Pagbibiro niya rito, bagay nang inisihan lang nito. Hindi ba sabi mo, di kayo okay ng pamilya mo? Tumango ito sa kanya.
Oo. So bakit di ka bumuo ng sarili mong pamilya? Mas masarap ang buhay kapag mayroon kang inspirasyon. Yung mayroon ka nakakausap pag uwi mo. Giit niyang sabi. That was my dream many years ago. Kapag naloko ka pala at nasaktan, mag-iiba ang pananaw mo sa buhay. Normal lang naman ang masaktan at mabigo sa pag-ibig. At alam mo ba kung bakit nangyari yun sa'yo? Bakit? Dahil di siya para sa'yo, baka kasi may ibang nakatadhana para sa'yo. At kung di mo bubuksan ang puso mo sa kanya, di mo malalaman na siya pala. Napangiti ito sa tinuran niya. Maybe you're right. Hayaan mo, bubuksan ko na ang puso ko sa kanya. Nanlaki ang mata niya sa tinuran nito. Meaning ba may nagpaparamdam sa'yo? Maybe. Sino naman kaya ang maswerte ng babae na yon? Napapangiting pag-uusyoso niya. Napapasarap yata ang pakikipagkwentuhan niya rito. Lalayo pa ba tayo? Anito natitig na titig sa mga mata niya. Bigla tuloy siyang naalangan. Sumabay pa rito ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Tingin ko, nasa harapan ko na siya. Para bang biglang nag-init ang mukha niya sa tinuran nito. Hindi kaya siya ang tinutukoy nito? Huwag naman sana, na-misunderstood ba yata nito ang mga sinabi kanina. Nagsuggest lang naman siya. Diyos ko Lord, hindi ko naman binibenta ang sarili ko sa kanya. Bakit feeling ko, ako yun? Wala sa loob na nahawi niya ang pinagbalatan nito ng sibuyas. Tumayo at umikot para itapon sa trash bin ang basura. Bakit di ka makapagsalita? Nasundan pala siya nito ng tingin. Ahakbang sana pabalik sa kabilang side. Kaso, iniharang nito ang matipuno nitong katawan sa daraanan niya. Lalo na tuloy nagkarambolan ang loob ng dibdib niya. Pagkiramdam niya, maraming paru-paro ang naglalaro doon. Wala akong sasabihin. Kunwari dead man niyang sabi. What if, ikaw pala yung babaeng tinutukoy ko? Would you accept me as your husband? Patay, sinasabi na nga ba niya, siya ang tinutukoy nito. Hindi. Bakit? Hindi ba kanina mo pa iniinsist sa akin na mas maganda kung may kasama ako rito? Bakit ngayong inaalok kita, ayaw mo? Suggestion ko lang naman yon. But it doesn't mean na inaalok ko ang sarili ko sa'yo. Dahil bukod sa milya-milya ang agwat natin, di ko lang tayo palalaking kagaya mo. Ano namang katangian ko ang ayaw mo? Napalayo siya dito ng kaonte. Napansin niya kasi na malapit ang mukha nito sa kanya. Para bang ang hina ng pandinig nito dahil kailangan pa nitong dumikit ng husto sa kanya para magkarinigan sila. Langit at lupa ang agwat natin. Isa pa, ayoko sa'yo. Nananakit ka, mayabang ka, at arugante pa. Bukod pa doon, ayaw sa akin ng mama mo. Nakagat niya agad ang labi. Bakit ba nasabi niya yon? Baka magalit ito sa pagsasabi niya ng totoo. Patay siya. Aminado ako. Ganun nga ako. Ngunit maaari namang magbago ang tao, hindi ba? Mas matino na ako ngayon kesa dati. Hindi ako magiging matagumpay na negosyante kung palalo pa rin ako, hindi ba? Tama ka. Siguro nagbago ka na. Kaya lang, di pa rin tayo magkapantay, Emiel. Heto ka. Itinaas niya ang kamay at ibinaba niya ito. Heto ako. Oo, siguro magiging maayos tayo sa una. Baka pagtagal may iba rin ang taste mo sa babae. Kapag nangyari yon, baka iuwan mo na lang ako sa isang tabi. Lalo na sa isang iglap mo lang ako nakuha. Sa isang iglap, mag-asawa na agad tayo. At kung gaano mo ako kabilis na nakuha. Malamang sa malamang, ganun mo din ako kabilis na bitawan. Ayoko mangyari sa akin yon. Kung may hinahanap man ako sa isang lalaki, yung siya na hanggang dulo. I'm forcing you to believe in me now. Pero sana, let me show you I'm serious with my intention in you. I like you. Hayaan mo na patunayan ko yun sa'yo. Okay lang kung ayaw mo sa'kin, hindi naman kita pipilitin. Tulad nga ng sinabi ko sa'yo, di ako yung tipong namimilit ng babae. Mabuti at madali ka naman palang kausap. So paano, sumabay ka na sa'kin, ihahatid na kita sa trabaho mo. Wika ni Emiel sa kanya, paalis na rin kasi siya nung umaga. Pero opposite ang daraanan natin, ayoko naman bumalik ka pa, kaya hayaan mo na akong mag-commute. Aniya. Ayaw na rin naman niya itong abalahin pa pagkatapos ng sinabi niya dito kaninang umaga. Binested na niya ito. Kaya naman para saan pa ang pagiging thoughtful nito sa kanya kung di niya naman matatanggap ang alok nitong pag-ibig. Okay lang, I can manage. Di naman naabot sa 2 oras ang imamaneho ko babalik. Giit ng binata. Nakakahiya sa'yo, maabala pa kita. Asawa na kita at hanggat nasa poder kita,
Hanggat maaari, ayoko namang mahirapan ka. As long as kasal tayo, tanggapin mo na ang pagiging asawa ko sa'yo. Huwag ka mag-alala, walang kapalit to. Anito at ngumiti ito sa kanya. Pero medyo na konsensya naman siya, lalo't nababakasan niya ang lungkot sa mga mata nito. Eh, hindi mo naman kailangan gawin yon. Hindi na siya nito sinagot pa. Hawak nito ang braso niya at iginiya siya papunta sa kotse. Napasunod na lamang siya dito. At yun nga, hinatid siya hanggang sa mall na kung saan siya napasok. Anong oras ka uuwi mamaya? Daraanan kita. Sanay naman ako magbiyahe, kaya wag na. Huling tanggi niya. Nahihiya talaga siya sa pagiging mabait nito sa kanya matapos ba naman siyang ipagluto kanina ng breakfast. Ang aga pa naman itong gumising kanina. At ito nga, pinagmaneho pa siya papasok. At tingin niya, kalabisan na kung magpapasundo pa siya. Ano ka ba? Mamaya susunduin kita. Tatawag ako sa'yo, ha? Pagkasalita nito ay umalis na ito nang walang paalam. Sa mall tuloy, habang nasa trabaho siya, maghapon niyang iniisip si Emiel. Nakonsensya siya na tinanggihan niya ito at nakonsensya pa siya nang hinusgaan niya ito. Sinabi pa niya na arugante ito at mayabang at nananakit. Kahit patotoo yun, di niya dapat ito sinabi. Kasi di niya naman talaga ito lubusang pangkilala. Oo, kung may nagawa man ito sa kapatid niya yon, dahil may kasalanan din ng dalawa. Eto na, Chubby, itago mo. Anong gagawin ko dyan? Kuno-noon tanong nito sa kanya nang iabot niya dito ang makapal na record book. Ah, sorry. Nawawala siya sa sarili. Chantal, kanina ka pa. Parang ang lalim ng iniisip mo. May problema ka ba? Napatanong tuloy ang kaibigan. Naghahanda na sila noon para sa uwian. Alas 8 na rin kasi yun ang gabi. Magkasama sila sa mall na pinapasukan. Wala. Wala daw. Kanina ka palutang girl. Aminin mo, mayroon kang di sinasabi sa akin. Wala nga. Wala? Kilala kita. Wika nito. Di na niya pinansin pa. Pagkalabas nila sa mall, hinila siya nito sa tabi sa may puno na nasa malawak na parking lot. Umamin ka, may ginawa ba sa'yo ang demonyong email na yon? Tila ba siguradong sigurado ito? Wala nga, ano ka ba? Wala siyang ginagawa sa akin. Yung totoo, di ka naman ganyan. Pero mula nang tumira ka doon sa bahay ng asawa mo kuno, tahimik mo. Hindi ko man lang nagkwento kung anong naganap kagabi. Palibhasa, ugali na nilang pag-usapan ang nangyari sa kanila buong araw. Kahit pa walang kakwenta-kwenta ang mga nangyari sa mga buhay nila. Sabi niya lang naman gusto niya ako. Pagtatapat niya, natawa ito sa tinura niya. Naniwala ka naman? Kaya affected ka maghapon? Siyempre hindi, bago lamang kaya kami. Alam ko naman na ginugod time niya lang ako. Saka sabi niya dati, di niya type ang tipo ko, payat. Hindi ka payat, slim ka girl. Sabihin mo sa kanya magkaiba yon. Hayaan mo na nga, napag-usapan na rin namin yon. Sabi niya di naman niya ako pinipilit kung ayaw ko sa kanya. Wika niya. Mabuti pa mag-milty tayo. Dahil sa matakaw ito ay napapayag na rin siya. Sa milky shop sila nagpunta, malapit sa mall. Di pa dumarating ang order nila ay narinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Pagkatingin niya sa screen, si Emiel yon. Hello? Ani yan ang masagot ito. Nasaan ka na? Narito kami ni Chubby sa milky shop. Susunduin na kita, hintayin mo ako dyan. Huwag na, sasakay na lang ako. Di na niya nasabi ng buo yon ay nawala na ito sa linya. Aarte pa, susunduin na nga ng gwapo, ayaw pa? Pairap na sabi nito sa kanya. Kasi naman bes, ayoko mag-effort siya sa akin. Kasi wala naman akong balak na asawahin siya. Huwag kang magsalita ng patapos, dahil baka mamaya niya magkagusto ka sa kanya. May itsura pa naman si Emiel kahit pa demonyo yon at mayaman. Malakas ang dating. Kaya posible yun girl na mahulog ka sa kanya, lalo na magkasama kayo sa iisang bubong. Nakaka-inlove pa naman din ang lalaking from bad boy ay magiging good boy dahil sa'yo. Hindi ako ganon. Kapag bad boy siya, kahit magpakabait siya, ganon na rin ang tingin ko sa kanya. Mariingwi ka niya sa kaibigan. Di naman ito kumontra. Oo na, alam ko. Mataas nga palang standard mo pagdating sa lalaki. Iba na talaga kapag maganda. Hindi ka gaya ko, nagtsatsaga sa kapatid mo. Walang ibang nagkakagusto eh. Natatawang sabi nito. Gwapo naman yung si Kuya Cardo. Ipurga mo na lang. Wika niya. Kahit ganun yon, mahal na mahal ko yon. Wika nito at tumigil sa kakatawa. Di pa dumarating ang order nila ay napapatili na ito habang nag-i-scroll sa cellphone. Bessie, tignan mo! Patili nitong sabi.
Bakit? Napadikit siya rito. Hindi ba sa atin to? Oo. Doon yan sa iskinita, papasok sa atin ah. Lagot ang bahay natin, nasusunog. Di na nila hinintay pa ang order nilang milk tea at dali-dali silang umuwi sa barangay Pulang Lupa.